Hello, good afternoon mga kaibigan. Nandito na rin po si Jobbers Vlog TV. Wala nang intro to. Samahan niyo ako, magluluto ako ng paksiw na tulingan at saka tinulang tulingan. Dalawang recipe ang ating lulutuin ngayon. Let's go mga kaibigan. Ito po yung mga lamas natin mga kaibigan. Sibuyas, ahos, luya, at saka kamatis mga kaibigan, at saka spring onion, at saka chili. Yan ang ating mga lamas ngayon mga kaibigan sa ating tinula at saka paksiw na tulingan. Yan. Yan mga kaibigan. Ito yung isda natin mga guys. Yahoo! Tinanggal ko na yung tinae nito. Linis ito mga guys. Yan na po ang ating mga lamas mga kaibigan. Prepare na po natin yung lamas para sa ating paksiw na tulingan. Yan. Ganito lang mga kaibigan ang ating lamas. Ito ay luya ang ating inislice ngayon. Yan mga kaibigan. Kasi dalawang recipe ang ating gagawin ngayon mga kaibigan. Pero mga simpleng recipe lang to mga kaibigan. Ito ay sibuyas bombay mga kaibigan or onion. Yan. Dalawang recipe ang ating gagawin. Tinula at saka paksiw na tulingan. Yan. Yung tinula mga kaibigan, good for two lang po yung gagawin natin. Kasi ang kakain kami lang dalawa ni Mrs. So, good for two lang po mga kaibigan. Yan ay garlic mga kaibigan. Yan. Ngayon, ilagay na natin sa kaldero yung mga lamas. Yan. Yan mga kaibigan. Tapos, dagdagan natin ng green chili mga kaibigan. Yan, para maganghang yung sabaw ng paksiw. Para ganadong kumain tayo mga kaibigan. Kasi masarap kasi pag medyo maanghang yung sabaw. Yan. So ngayon, kasunod na ang isda. Oh no! Yan ang isda natin mga kaibigan, tulingan. Kasi ang sarap sa paksiw, tulingan talaga mga kaibigan. Yan. Itong paksiw na to mga kaibigan, mga ano lang to, native paksiw. Ug sa amin sa Bisaya, inununan. Yun. Oh no. Sa Bisaya inununan. Inununan na tulingan. Yan, ganyan lang mga kaibigan, i-slice lang natin. Hatiin nating tatlong hati. Yan. Ganyan lang. Hatiin lang tatlong hati oh. Bakit nilagay ko sa ilalim yung mga lamas natin mga kaibigan para mag-distribute yung lasa ng mga lamas sa isda. At matanggal yung ano, matanggal yung lansa na yung amoy ng isda. Kaya nilagay ko sa ilalim yung lahat ng mga lamas. At mag-distribute din yung lasa ng mga lamas sa isda. At lalong sumarap ang ating paksiw na tulingan. Yan.
Yan o. Ganyan lang mga kaibigan. Ngayon, lagyan natin ang asin. Yan, pure salt lang ang ating lagay na asin. Huwag lang nating damihan. Kasi pag sobrang dami naman, sobrang alat. Ngayon, lagyan natin ang silver swan, sukang puti. Kahit anong binigar, pwedeng ilagay sa paksiw. Kunti lang din. Tapos yung asin, huwag niyong damihan. Kasi pag sobrang alat, iba naman. Iba naman yung lasa, hindi naman masarap. Ang malasahan natin ay sobrang alat lang. Yan. Tapos takpan natin. Sindihan natin ngayon ang ating kalan. Yan. Itabi natin kunti. Oo. Sindihan na natin yung ating saingan. Yan. Mapuy na. Isa lang na natin mga kaibigan. Yan. Hayaan lang natin. Pakuluin natin yung ano, binigar. Ngayon, mag-prepare naman tayo sa ating pangalawang recipe. Ito po yung tinulang tulingan. Ganun lang din po yung proseso. Luya, tapos spring onion, tsaka yung onion, yung tinawag sa amin Bisaya ay sibuyas bumbay, at saka tomato, at saka mayroon din tayong spring onion, at saka may lemongrass. Kailangan din talaga yung lemongrass. At saka yung chili. Huwag nating kalimutan chili. Para lalong sumarap ang ating tinulang isda. Medyo maanghang yung sabaw. Ayan, yun ang onion. Onion natin. Mayroong onion. Talagang sobrang sarap talaga yung sabaw pag may kamatis tsaka lemongrass. Yan, lemongrass. Walang dahon. Yung steam lang. Pisain lang natin yung steam ng lemongrass para lumabas yung katas. Tsaka hati-hatiin natin. Yan. Ganyan lang mga kaibigan, oh. Yan ang spring onion. Steam ng spring onion. Dapat hatiin din natin yung spring onion, yung steam. Para maglabas yung katas ng spring onion. Ganyan lang ako gumawa ng tinula mga kaibigan. Kahit anong gagawin ng tinula, ganyan lang. Yan, yung chili, hatiin lang din yung katawan para hindi hatiin, buakon lang para lumabas yung anghang ng chili. Ayan yung dahon ng ating spring onion. Ganyan. Yan lang. Slice mo lang yung spring onion. Ganyan. Tapos, ilagay mo yan panghuli sa ating bago mo tanggalin yung ating tinula galing sa saingan. Kumukulo. Tsaka ilagay mo yung ano. Ngayon, ilagay na natin yung isda sa ating pinakulong tubig na may kamatis at saka yung lemongrass na steam. Yan. Buksan muna natin yung paksiw. Ayan, kumukulo na mga kaibigan. Sobrang bango. Sarap to. Wow. Ang bango-bango.
pa natin ulit kasi kulang pa. Dito tayo sa ating lagyan ng tinula. Ito yung kaldero na tinula natin. Ngayon, lagyan natin yung mga kamatis. Ayan. Diyan na yung kamatis at saka lemongrass. Ayan. Pa natin. Oh, ngayon, mukulo na mga kaibigan. Ayan o. Maya-maya, ilagay natin yung isda. Ayan, grabe. Sobrang kulo na yung ano. Paksiw natin mga kaibigan. Tsaka yung tinula natin. Oh, kumukulo na. Ayan, kumukulo. Sobrang kumukulo na. Oh. Lutong-luto na yung kamatis. Oh. Ilagay na natin yung isda. Dalawang piraso lang kasi good for two lang to yung tinula natin ngayon mga kaibigan. Kami lang kasi ni Mrs. ang kumakain. Kaya dalawa lang. Yan. Kasunod natin yung mga chili tsaka yung onion. Yan. Yan, oh, kumpleto na yung ano. Yan, ganyan lang mga kaibigan. Mamaya na yung ano. Mamaya na yung dahon bago kunin yung kaldero tsaka ilagay yung ano. Dahon ng spring onion. Lagyan na natin ng asin. Yan. Kunti lang din yung asin mga kaibigan. Huwag lang nating damihan kasi pag maalat na baka hindi na makain yung ating tinula. Ganyan lang. Oh. Yan, kumukulo na. Ready to eat na to mga kaibigan. Tsaka yung ating paksiw. Oh. Grabe, sobrang bango. Okay, let's go. Ready to eat na. Yan. Ayan, nakaprepare na sa ating lamisa mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa aking mga videos. See you next time. Bye!